Dawn Cortigas on Cebu City, birthday 5821. Mom for my friend Cebu is nearby, except for summer. Morning! Touchdown, Cebu! So, nandito lang ngayon sa may Mactan International Airport. And babalikan natin yung isang isla dito sa may Cebu. First day, dumating kami dito ng siguro mga 3 p.m. dito sa Bantayan Island. Tapos pagdating namin dun sa may accommodation, nilapag lang namin yung gamit namin and then nag-rent ng motor. Tapos dumiretso na kami dito sa may Madredejo. So para sa first sunset namin, napili namin na dito magstay sa Madredejo. This is our second time dito sa may Bantayan Island and kumbaga kahit na second time na namin dito, hindi pa rin nakakasawa yung ganda ng isla na to. Tapos pati yung mga locals ang babait din, pati yung pagkain masasarap, kaya talagang babalik-balikan ang isla ng Bantayan. Alam nyo guys, parang akong naging isang marine biologist dito sa trip namin na to. Kasi wala akong ibang ginawa kundi manood nung ito, yung mga butas-butas na yan, ng mga isda, mga crabs, mga kung ano-anong mga hayop na makikita mo dito. So parang napakagandang opportunity nito na low tide ngayon. Tapos meron kang mala aquarium na pwede mong panoorin yung buhay sa ilalim ng dagat. Hindi mo kailangan sumisid, hindi mo kailangan ng goggles. Diba? So parang yun yung ginawa ko ngayon. So wala lang pagbaba ko dito. Wala, sobrang nakakaaliw lang. Simple happiness in life, no? Ito naman yung sunset na babalik-balikan mo talaga. Sunset, mga kababayan.
to go home and as you can see, napakasaya ng vibe dito sa May Cota Park. So for our next agenda or itinerary, siguro we'll buy food for our dinner and slash breakfast na din since maaga kaming babangon bukas. Tapos meron din naman kasing ref tsaka microwave food sa accommodation. Nakabalik na kami dito sa accommodation namin, just like that, nandito na kami. Namili lang kami ng mga sangkap na gagamitin namin para sa iluluto namin na siguro breakfast. Kasi pagkatapos namin ng sunrise shoot, maghahanap kami ng seafood tapos balik sa accommodation and then magluluto. So, ayan, may mga binili lang kami na ito. Mamaya pakita ko sa inyo. Mga sangkap lang yan. Bawang, kamati, sibuyas, ganun. Tapos, bumili rin kami ng roasted chicken, tsaka na puso. So, yun yung dinner namin, tsaka breakfast namin bukas. So, bale, ito yung mga pinamili namin. Itong roasted chicken, ito ay nasa 270 isang buo. Tapos, dito naman sa, ito naman yung puso. 8 pesos yung isa. Parang ito yung kanin naman na nakabalot sa ganito. Tapos, itong mga ingredients, sili, kalamansi, tapos onion leek, 50 pesos to lahat yan. Tapos, ito naman, ibang mga condiments din, ganito, kamatis, ginger, bawang, sibuyas, toyo, tsaka vinegar. Tapos may binili rin kami na Sprite. So, ito nasa 100 plus naman to. So, ayun lang naman. Kakain na kami ng konting dinner. Very light lang. Kasi sobrang inaantok na ako. Grabe. Pagod na pagod. Tapos sobrang aga pa namin babangon bukas. Kaya very light dinner lang. Tapos pahinga na. So, good morning guys. It's 5:15 a.m. and we are going doon sa Santa Fe Port para sa sunrise shoot. Let's go. Maaga pa at madilim. Tara. Ayan guys, as you can see, the sun is up and kami ay nandito lang din pinapanood yung mga nangyayari within dito sa stretch na to ng Cota Beach. Nakasikat na yung araw and we are so blessed kasi clear yung sky. Kaya talagang kitang-kita namin yung bilog na araw na umangat from the horizon. Habang hinihintay din namin na sumikat yung araw, ito naman yung oras na nag-uuwian na or bumabalik na dito sa Pampang yung mga mangingisda. Kaya nakita din namin sila kung paano nila ibalik, na pagtulong-tulungan na ibalik yung mga bangka dito sa may shore, ayan, sa may likod. Kasi kailangan nilang buhatin at hindi lang isa or dalawa or tatlong tao yung kailangan magbuhat. As in, parang nandito yung bayanihan na tulong-tulong sila na nagbubuhat ng bangka. So, ayan nga, nakabili tayo ng pearl. This one, there. So, dalawang earrings, isang dangle, tapos isang stud na white. So, itong dalawang to is good for 600 pesos sa akin siya nakuha. So, ayan, tapos na kami mag-shoot. Kaya, pack up na kami. Tapos, bibili kami ng seafood dito sa kalsada. Yun yung gagawin naming
breakfast. So yes, ang aming breakfast ay seafood dahil kami ay nasa Bantayan Island. So we're back dito sa accommodation namin. Nakabili kami ng dalawang crabs tsaka isang isda. Long tatlong yon ay 250. Tapos bumili kami ng rice tsaka ng itlog worth 100 naman. So, labas tayo doon, tingnan natin si Lion dahil siya ang maglala. Siya ang magluluto ng breakfast natin. Food ang aming agahan. And yes, sariwang sariwa. Meron kami ditong isda tsaka crabs. Yeah, may isda kami na paksiyo tapos crabs. So yan, after ng lunch or ng breakfast rather, we're here at Omagika. No, so it is tanghaling tapat. Ay, hindi pala, 11:30 lang. So yun, we decided na lumabas ng 10:30 a.m. para puntahan dito sa Omagika. So, ito yung mga mangroves. Actually, iba't ibang species ng mangrove yung makikita nyo din dito. So, tara, let's explore Omagika. Dito sa Omagika, bukod sa makita mo yung iba't ibang mga mangroves, meron din sila ditong ino-offer na kayak fishing. Tsaka may iba pang mga pa-activities dito na pwede nyong gawin for additional cost. Pero sa amin, kahit na second time ko na dito sa mangrove garden, I'm still amazed by this tourist spot. Tapos ito, may mga ganito silang bagong attraction. Parang meron dyang, ito, dream catcher. Tapos ganito, meron sila mga resting place like this. Ayan, may upuan. Diba? Hindi mo kailangan magmadali kapag nag-visit ka dito sa may mangrove garden. Just really take your time to explore the place. And kung maririnig ninyo, ayan, may mga huni ng ibon. So today is Thursday, kaya dun siguro walang masyadong mga turista or tao. So far wala pa ako ibang nakakasalubong or nakakasama na ibang turista. So madaming nagsasabi na sumikat daw itong Omagika dahil sa isang movie. No, pero I think kahit wala yung movie na to, may K naman na sumikat itong mangrove garden. Kasi gaya niyan, grabe, ang dami talaga mga mangroves dito. Tapos tanghaling tapat or katirikan ng araw. Pero halos hindi mo ramdam yung init dito sa loob. So, ayan. Akyat tayo dito sa parang tower. Para mas makita natin siguro yung view ng mangrove. Nako. Ayan, puro kawayan yung nandito sa paligid. Oh, ang hirap umakyat habang nag-vlog. Wow! Worth it!
sarap mag-relax. Ito po. Ayan. Ang camp. Camp Zoe. Oh. Ang presko ng hangin. Grabe. Lakas makasosyal ng mga telang puti. Ayan. So, chill itinerary lang tayo today, guys. Parang kung ako lang, wala akong kasama, I'll stay here, tapos babayad ako, and then magdadala ako ng libro, ebook, and then papalipas ng hangin, uupo dito, ganyan, diba, chichilax ka dito, ganito, tapos may hawak kang libro, nagbabasa ka, ayun, ay nako, ang sarap, pero hindi ako nakapagdala ng libro. Ay, kaya bagalan na lang natin yung paglalakad para yung view, yung ma-enjoy talaga natin. Ayan, sobrang trip ng araw, guys. Naka-food, naka-cup na ako, naka-eyeglasses na ako, naka-food na din ako. So, ayan, sun protection. Kahit na naka-sunblock ako, nag-ganito pa din ako para protected talaga tayo from the harsh sunlight. Ayan, so nandito naman tayo sa may tunnel, mangrove. Ito yung isa sa favorite ko. Favorite spot ko dito sa may mangrove garden. Kasi ito yung parang nagbibigay ng vibe na ano. Tawag niyan. Nagbibigay ng vibe na para kang nasa Game of Thrones. Kung hindi naman ganun kadami yung tao, wala namang time limit kung gaano kayo katagal magstay dito na maglilibot-libot dito. Ang sarap talagang tumambay dun sa may bandang looban. Tapos, papahangin ka lang doon habang nagbabasa kung pwede nga umidlip ka doon. Kasi grabe, probinsya life talaga. So, yan. Paglabas natin dito sa may mangrove garden, meron namang mga kainan na karinderya, snacks, tindahan na pwede ninyong mabilhan ng food, drinks, and anything. Ano, may mga souvenir shops din doon sa labas. So, ayan, that's our Umagika. I am Umagika. Unfortunately, medyo cloudy yung sky. Tapos, nung-check ko din sa Google, during the sunset, high tide ngayon. Kaya hindi tayo makakababa doon sa dating spot natin. Sa same spot natin kahapon. So, we will try to capture sunset dito naman sa may Bontai Walk o kaya dun sa may lighthouse. So, yun yung mga possible na spot natin habang hinihintay yung sunset today. Hanap tayo ng spot kung saan pwedeng mag-set up. Isa sa naiisip namin ay ito. Ayan, ito mismong walkway. O kaya naman, yung doon sa may hagdan. Tapos, pwede din dito mismo sa may lighthouse. So this is our last day dito sa Bantayan Island. Ito rin yung last sunrise namin, no? So mamayang 5 p.m. yung flight namin going back to Manila. Tapos yung
ferry boat na schedule ang kukunin namin ay yung 10:30 a.m. So maaga pa naman, kaya may time pa kami para makapag-shoot ng sunrise at makapagtampesal sa dagat, tapos makapag-breakfast na din. And then medyo nakaayos naman na yung gamit namin, konting ayos na lang yung kailangan. Kaya yan, masusulit namin yung last day dito sa Bantayan Island. Kaya grabe, ang ganda dito sa Bantayan Island. Wala masyadong tao, ang lawak ng shoreline. Tapos wala ding mga masyadong, alam mo yun, yung mag-aalok-alok sa inyo ng Ma'am, island tour po, mga ganon. So talagang dito kami mas nare-relax sa Bantayan Island. Kaya naman, it's been our second time around here. And definitely, babalikan pa din namin tong isla na to. Ay, grabe. Ang ganda ng sunrise. Tapos, ang payapa ng dagat. Very inviting na mag-swimming. Nakaka-relax talaga. Kung gusto mong ma-relax, I mean, ang daming isla dito sa Pilipinas na hindi pa namin napupuntahan or gusto din namin mapuntahan. Pero yung Bantayan Island, iba yung relaxation na nabibigay nito sa amin. Ay, few hours from now, back to reality na, no? So, kakayod ulit, mag-iipon, magpa-file ng leave, tapos magbabakasyon ulit. As you can see, madami ding aso dito sa Bantayan Island. Hindi naman sila nangangagat. Actually, parang ang aamo pa nila or sanay sila sa tao na sila yung lalapit sa'yo. Ayan. Pero yeah, hindi naman sila nang aano or nangangagat. Siguro wag lang din natin iti-trigger. Pero ayan, daming dogs. So ayan, medyo sikat na yung araw. Kaya magtatampisaw na rin ako. And I think okay naman na yung mga shots na nakuha ko. Satisfied na ako. So, it's time to swim. Eto, dyan lang yung bag dito sa bangka na to. Tapos, ayan yung yung nagka-timelapse na action camera. And eto yung dagat. So, as you can see there, dyan tayo magtatampisaw. Grabe guys, ang fine ng sand dito sa may Bantayan Island. Wow! Sarap! So bale, low tide ngayon, kaya kahit na malayo-layo na tayo doon sa may pangkang, mababaw pa din yung tubig. Grabe, ang fine talaga ng sand dito sa Bantayan Island. Hindi mo na kailangan magsuot ng yung aqua shoes or yung sandals. Yung sandals ko iniwan ko na doon. So talagang nakapaalang ako ngayon. And ayan nga, ang fine talaga ng sand dito sa Bantayan. Grabe, ganda. Tapos ayan yung sunrise. Woo! Ang lawak ng isla na to, ng shoreline, napakalawak. Dahil nga sikat na yung araw, tapos low tide, payapa yung dagat, madami na rin nagsiswimming. Guys, iwan ko na muna kayo sa loob ng bag. I just want to enjoy this moment habang last day namin, yung last few hours namin na pwede ako makapagtampisaw dito sa Bantayan Island. So, see you later! We are about to check out na dito sa accommodation namin. And bibigyan ko lang kayo ng very quick na room tour dahil same lang naman din to ng accommodation namin last time na nagpunta kami dito sa Bantayan Island. First, dito muna tayo sa may banyo. Ayan. Clean and spacious yung kanilang bathroom. Tapos, meron silang provided na body wash and shampoo. Tapos, they have hot and cold shower. Meron din silang bidet. Provided yung towels. Ayan. And also, they have provided din tissues. As you can see, sobrang lawak talaga ng room na to. Kaya hindi kami nahihirapan na mag-ayos ng gamit kasi ang laki ng space namin.
They also have here refrigerator. Ayan. Kaya pwede kayong magluto or pag meron kayong tirang pagkain, pwede nyong ilagay dyan. Tapos meron din sila ditong microwave and electric kettle. Tapos meron din sila dito mga provided na plato, baso, kutsara, tinidor, the basic kitchenware. Tapos yan, meron din silang tubig na provided. So yun, that's it for a very quick room tour. So mag-ready na kami ng gamit, tapos kita-kits na lang mamaya sa may port. So yun guys, nakasakay na tayo dito sa ferry and papaalam na tayo sa Bantayan Island. Bye-bye! Hanggang sa muli! Grabe, ang ganda. Dito pa lang yan sa may port, guys. Ha? Pero grabe, sobrang linaw ng tubig. Tapos, kita mo na kagad yung mga isda. Ganda!